Saan ka pupunta? Si Junior mula sa likod niya. Hindi ka ba marunong kumatok? Angil niya rito. Bakit ba mula nun hanggang ngayon? Basta-basta ka lang pumapasok sa silid ko. Sagutin mo ang tanong ko, Amara. Idiniin ng tinig nito na sumagot siya. Ang mga mata nito ay nasa mga gamit niya na inaayos sa overnight bag. Uwi ako ng Maynila. Kailangan ayusin ko ang showroom at ipagbilin sa assistant ko bago ko iwan. Sagot niya na ipinagpatuloy ang ginagawa. Kung ganon, sasamahan kita at kasama mo rin akong babalik. Mula sa pagkakayo ko sa kamay, napatawid ang dalaga. Hindi ko kailangan ng bodyguard, Junior. Marami kang gawain dito sa asyenda. Isa pa, sasamahan ako ni Emil. Don't count on it. Mariing sagot nito. Kung pinagkakabalahan mong basahin ang ibang clause sa testamento, nakalagay ron na nasa ilalim ka ng aking pangangalaga hanggang sa umabot ka sa edad na 21. And you just turned 23 months ago. May 9 buwan pa ako bago ka. Sa loob ng 3 taon, mag-isa ako namumuhay kasama ng lola. Hindi sinabi sa akin ng papa tungkol sa bagay na yan. Tama ka. Mahinahong wika nito. Dahil buhay ang papa mo, hindi ko binigyang halaga ang clause sa testamento ni Tita Aurora. Pero ngayon, wala na si Tito at titiyakin kong masusunod ultimo tuldok sa testamento. Mabalasik siyang lumapit dito at pinagsusuntok sa dibdib. Mahigpit na hinawakan ni Junior ang dalawang kamay niya. At wala ka sa sariling katinuan para pangalagaan ang sarili mo, Amara. You're upset. Naglalagablab na tila apoy ang mga mata niya sa pagkakatingala rito. Hindi ko alam kung saan ka nang galing. Basta ka nalang dumating sa buhay namin. At nagulo na ang lahat. Huminga ng malalim si Junior at banayad siyang inihakbang patungo sa kama. At inupo roon. Ikaw ang nagpapagulo sa lahat, Amara. Sinabi ng Lola Pelisa na malaki ang pinagbago mo sa Maynila. Independent and matured. Umiling ito. No, you haven't changed at all. Ikaw pa rin ang dating Amara na nakilala ko. Spoiled and selfish little brat. Nasaktan siya doon. Hindi niya akalaing pati ang Lola Felisa niya'y nagiging topic siya. At isiping ikinekwento siya nito sa 10 lamang. Maghihintay ako sa baba. Wika nito sa otorisadong tinig. At kung ako sa'yo, tawagan mo si Emil at sabihin ako maghahatid sa'yo sa Maynila. He's welcome though to travel with us. Banayad nitong isinarang pinto pagkalabas. Subalit tumanggi si Emil na makisabay sa kanila sa kabila ng pakiusap niya. Hindi niya gustong makasama sa biyahe si Junior sa loob ng ilang oras, pero wala siyang magagawa. Sa loob ng 1 oras na pagbabiyahe, walang kibuan ng dalawa. Si Junior ay nakatuo ng buong pansin sa daan. Sa sulok ng mga mata niya ay pinagmamasdan niya ng lihim ang lalaki. Tall, big and hot. Hindi niya may tatanggi yun. She had never met anyone like him. Kahit si Emil na kung tutusin, ay higit na magandang lalaki kaysa rito. Higit na pinot gentle. This man is rough and a little bit savage. Bihirang umiti at kung umiti naman, tila inobliga lang ang sarili. Prominente ang square jaw na nangangasul-ngasul mula sa razor blade. A hard face, hawkish-like. She thought that the only thing that looks soft sa mukha ng binata ay ang mga labi nito. It looked soft and firm. It felt soft too. Ang halik na ibinigay nito sa kanya sa ilog ay lubusang tinakpan ang halik na ginawa nito sa kanya 3 years ago. At ang mga mata nito, may itim na tila nagtatago ng maraming lihim. Bagaman sa maraming pagkakataon ay naroon ang pain and bitterness. You really haven't changed, Amara. Wika nito na nilingon siya sandali bago ibinalik ang tingin sa daan. You've this habit of staring and watching me silently. Hindi niya matiya kung amusement ang nahihimigan niya sa tinig nito. Pinapanood mo ako mula sa silid mo. Sa tuwing naglilinis ako ng kwadra at nagpapaligo ng mga kabayo. Lihim mo akong tinititigan sa tuwing magkakasama tayong kumakain. And I saw fire in your eyes sa tuwing kausap ko ang Tita Aurora at si Lali at iba pang mga babaeng nagpupunta sa villa. Napahugot siya ng matalim na paghinga roon. She cleared her throat to say something back. Pero walang tinig na lumalabas dahil sa pagkapahiya. Muling nagsalita si Junior. Minsan masarap isipin kaya ka ganun dahil nagsiselos ka kay Tita Aurora at kay Lali at sa iba pa. Dugtong nito.
at tumaas ang sulok ng bibig ng binata nang lingunin siya bilang pagngiti. Hindi ito nanunuya. She was sure there was something wishful in those eyes. Mangarap ka, asik niya. Sa pagkakataong yun ay lumapad ang ngiti ng binata that she took her breath sharply. Parati kita pinapangarap, Amara. Bumaba ang mga mata nito sa dibdib niya. May pakiramdam siyang hinuhubaran siya nito mentally at unti-unting nawawalan ng lakas sa mga tuhod niya. Gusto kong burahin sa isip ko ang 17 taong dalagitang nakilala ko. Change the image of an innocent child into a beautiful woman of passion. The amusement gun. His voice is rag whisper. At hindi ako nagkamali. 3 years have changed you a lot. Physically, at least. Idinugtong nito ang huling sinabi. Don't use your charm on me, Junior. Walang epekto yun. Then why the blush? Tuksan ito at muling ibinaba ang tingin sa dibdib niya. And Lord, gusto niyang matunaw. Sinikap niya maging normal ang sarili at luminga sa labas. Puro kagubatan ang nakikita niya sa tabing daan. Sabi mo sa akin kung useless ang gagawin kong pananatili sa asyenda sa loob ng 3 buwan. Pag-iba niya ng usapan. Bakit mo nasabi yan? Hindi ba't nakalagay sa testamento na hindi rin sa akin mauwi ang villa sa sandaling mag-asawa ka sa loob ng 6 na panahon? She said bitterly. Matagal bago sumagot si Junior. Walang maririnig kundi ang banayad na tunog ng air conditioning sa loob ng Range Rover. Ganun ba talaga kahalaga sa'yo ang villa? O kaya ka lang nagpuporsige dahil sa katotohanan ako nagmana nito? Tanong nito makalipas ang ilang sandali. Hindi ako makapaniwalang tinanong mo yan. Nang gagalaiting, baling niya rito. Ang bahay na yan. Minanapan ang lolo ko sa mga magulang niya. Baliwala ang monetary value ng bahay, Junior. Kung ano ang nire-representa ng bahay ang mahalaga. Then stay. We have 3 months at least. Casual nitong sabi. You bet I will. Kahit pa mga hulugan yung araw-araw ay kasama kita. I oftentimes wondering why you hate me this much. Uwi ka nito sa tinig na kasing lamig ng yelo na gusto niyang panginigan ng laman. Alam mo kung bakit? Hindi sinagot ng binata yon. Sa halip ay iba ang lumabas sa bibig. Hindi ba pumasok sa isip mo na pakasal sa akin para manatili sa iyong bila? Napaangat ang likod niya sa sandalan. Hell will freeze over bago ko maisip yan. Nagkibit ito ng mga balikat. Naisip ko lang nating serious. That would be a very good solution para mapasa iyong bahay. At siguro naman hindi mo mamasamain kung isa sa mga araw na to, mag-asawa ko. I'm 27 at panahon na para magkaroon ng sariling pamilya. She felt sick sa imagination naglalaro sa isip niya. Si Junior at si Lali o kung sino man pakakasalan nito sa loob ng Villa Aurora. Hindi niya matiyak kung alin ang higit na nakapagdudulot ng kaguluhan sa isip niya at puso niya. Ang pagkawala ng villa sa kanya o ang ibang babaeng pakakasalan ni Junior. Bakit ginawa ng mama mo yun? Si Mira nang makausap niya ito. At bakit pinayagan ng papa mo? Humugot siya ng malalim na paghinga. Because he was my mother's lover. Napasandal sa sandalan ng swivel chair si Mira. Hindi ko kayo nagkakamali sa akusasyon? Amara, banayad nitong sabi. I saw the Mira with my own eyes. Napaangat siya mula sa executive chair. At halos ipukpok ang kamay sa mesa. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Mira. You were 17. You might have concluded something from a child's point of view. Hindi marahil gagawin ng mama mo na iwan ang isang family heritage sa Junior na yun. Nang walang matibay na dahilan, lover or not. At isiping pinayagan ng papa mo. Umismid siya. My father was hopelessly and unreasonably in love with my mother, Mira. She was 12 years younger than my father and very beautiful. And my mother adored Junior the first time she set her eyes on him when he was about 16. 16? Nagsasalubong ang mga kilay ni Mira doon. And your mother must be around 33? Surely hindi gagawin ng mother mo yun, Amara. Hindi naman mukhang bata nun si Junior. She closed her eyes for a while na tila inaalala ang anyo ni Junior noong panahong yun. He was tall and kind of hot? He is more so now. Really? Naaaliw na wika ni Mira sa pagkautal niya sa pagde-describe kay Junior.
You were barely 9, pero nasabi mo mga bagay na yan. Kailan ko ba siya makikilala? May bahid ng tukso ang tinig ni Mira na magtanong. Sumimangot si Amara sa tono ng kaibigan. Huwag kang magbigay ng kulay sa description ko sa kanya. Mira, gusto ko lang i-justify kung bakit na-attract ang mother ko sa kanya. Ah, sabi ni Mira na itinasang dalawang palad. Wala akong ibig sabihin. Kunwari itinago nito ang ngiti. Inis na dinampot ni Amara ang periodiko sa ibabaw ng mesa at inihagi sa kaibigang umiwas at nagtatawa. Nang hapong yun ay nakilala ni Mira si Junior nang sunduin nito si Amara sa showroom. Nice to meet you, Junior. Sabi nito tinitigan ng hustong lalaki with a friendly smile on her lips. You are exactly what Amara told me about. Dagdag ni Mira na hindi pinansin ang panlalaki ng mga mata ni Amara. Tumasang sulok ng bibig ni Junior sa tipid ng ngiti. Really? Then it must be to my disadvantage dahil hindi magsasabi na magagandang bagay si Amara tungkol sa akin, Mira. Then you don't really know my friend here, Junior? Makahulugang sabi nito. Sabay sulyap kay Amara na umuusok ang ilong. Dinampot ang bag sa mesa. Let's go! Padabog niyang sinabi at nagpatiunang lumabas. Itinaas ni Junior ang dalawang kamay in mock frustration. Huwag mong intindihin si Amara, Junior. She's a nice girl, despite the thorns. Then, I'll have to find that out. Makahulugang wika nito at nagpaalam na. Pwede ko bang malaman kung ano ang mga sinabi mo kay Mira tungkol sa akin? Tanong ito sa dalaga ng nasa sasakyan niya para lang mabasag ang katahimikang namagitan. I couldn't believe that he said something in my favor. Wika nito na naamuse na tono. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Junior. Sabi niya. Sabi ko maayos kang lalaki para patulan ng mama. Yung biglang preno ni Junior ay muntik na siyang mapasubsob sa dashboard kung hindi siya nakahawak. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Amara. Mapanganib nitong sabi. Sana yan ang huling pagkakabanggit mo ng mga nakakasirang bagay tungkol kay Aurora. Bilang anak na dumanas ng pagmamahal mula sa kanya, ikaw dapat ang nagtatanggol sa pangalan niya. Pero tingnan mo ginagawa mo. Hindi ko alam kung saan ka kumuha ng prueba para sa walang kwenta-kwentang akusasyon mo. You're nothing but a judgmental, self-righteous and selfish. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. She was horrified. Sa buong buhay niya ay, sa lalaking ito lamang siya nakarinig ng mga ganong uri ng insulto. At sa kaibuturan ng puso niya ay nakadama siya ng guilt tungkol sa mama niya. Wala naman talaga siyang nakita, kundi ang isang munting eksena sa guest room. Nang hindi siya kumiboy na tahimik na pinaandar muli ni Junior ang sasakyan. Pagdating sa bahay, ay dinatnan na nila si Emil. Hi, kailan ka dumating? Nakangiting tanong niya rito. Last night. Sinulya pa nito si Junior at tinanguan. Gumanti ng tango si Junior at nagtuloy na sa loob. Sumunod din naman ako, 2 hours after you left. Sa tuwing nasa Maynila si Emil, ay sa tiyahin ng binata ito tumutuloy. Oh, may sadya ka ba sa akin? Tumikhim ang binata at pagkuway ginagap ang mga palad niya at ikinulong sa mga palad nito. I've thought this over last night, Amara. Kilala natin ang isa't isa mula pa ng mga bata pa tayo. Hindi mo kailangan magbalik pa sa asyenda. Tinitiyak ko sa'yo. Hindi pa kakawalan ni Junior ang villa. It was a chance of a lifetime and staying there for 3 months is a waste of time. Huminga siya ng malalim. Maaaring tama si Emil. Sa maikling salita, i-give up ko na ang inheritance ko, ganun ba? You have no choice. I wondered why your mother gave such ridiculous provision. Gayong kahit sa andaanin ay mawawala sa iyong villa. Pag nagpa siyang mag-asawa si Junior, automatic na mauwi sa kanyang bahay, di ba? Bahagya na niyang naintindihan ang sinasabi nitong kawalang halaga ng mga provisions ng mama niya. Natuo ng pansin niya sa huling sinabi ni Emil. Bakit sumusugat sa damdamin niya ang katotohanan maaaring mag-asawa si Junior? She hated him. Pero pag napag-uusapan marahil may ibang babae na mga aangkin dito, tila may pumipigas sa dibdib niya. What is wrong with her? Inilagay ni Emil ang kamay sa baba niya at itinaas. We're childhood sweethearts, Amara, at kilala natin ang isa't isa. Bakit hindi tayo magbakasal at kalimutan mong tungkol sa villa? I have more than enough para mabuhay tayo ng maayos. And more or less compatible tayo sa lahat ng bagay.
pamamanhikan nito. Umiwas siya ng tingin. Pag-iisipan ko ang sinabi mo, Emil. Besides, hindi ko basta ibibigay ang villa nang walang laban. At wala pang babaeng napupusuan si Junior para pakasalan. Don't be so naive. It's easy to pick anyone. Para lang sa makasariling motibo, Amara. Marry me, kalimutan mo ang villa. Anyway, mamanahin mo ang buong asyenda pag namatay ang lola mo. Hindi siya kumibot litong-lito. Naglalakas loob si Emil na iporsige ang sinasabi. Kakausapin ko ang Lola Felisa tukol sa atin. Naging sunod-sunuran siya sa sinasabi ni Emil. Nang anyayahan ito ng matandang babae doon na maghapunan, ay hindi tumanggi ang binata. At sa mismong hapagkainan ay hiningi ni Emil ang permiso na magpakasal sila. Nasa hustong gulang na po kami, Lola Felisa. Wika ng binata. At napagpasyahan naming pakasal. Masuyo nitong nilinga si Amara na nakatuon ang mga mata sa pagkain. Congratulations! Si Junior sa eksaheradong pagbati bago pa makapagsalita si Doña Felisa. Pagkahaba-haba daw man ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Abay, dalhin mo rito ang daddy mo, iho, at nang magkausap kami. Wika ng matandang babae. Si Amara ay nag-angat ng mukha upang mahuli lang ang mga mata ni Junior. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakapaloob doon, pero gustong manayon ang balahibo niya. Pasado alas 12 ng madaling araw, pero hindi pa rin siya makatulog. Parang gusto niyang pagsisihang, nagpatangay siya kay Emil sa pagsabi sa lola niya ng tungkol sa kanilang dalawa. Ipinasya niyang lumabas ang silid at bumaba upang magtimpla ng gatas. Akma niyang bubuksan ang ilaw sa pasilyo, nang mapunang liwanag na nagagaling sa isang silid sa may malapit sa hagdan. Bukas ang silid kaya lumabas ang liwanag mula rito. Wala sa loob na sumilip ang dalaga. Bahagya niyang itinulak pa bukas ang pinto. May kailangan ka sa akin? Ang baritonong tinig mula sa likod. Napasinghap na lumingon ang dalaga na nagulat. Kung hindi niya natakpan ang bibigay, baka napasigaw siya. Si Junior. Halos subad maliban sa puting bikini. Did I scare the living daylights out of you? Amused nitong tanong kasabay ng paghakbang palapit. Humakbang din siya paataras papasok ng silid nang wala sa loob. Naglakbay sa buong katawan niya ang mga mata ng binata. And what she saw was unmistakable desire. She was horrified ng matantong isang manipis at maiksing nightie lang ang suot niya. Ang habay bahagya lang tumatakip sa kanya. You could say that. Nauutal niyang sagot. Excuse me. Tinangka niyang dumaan sa kapirasong espasyo sa may pinto. Subalit itinaas ni Junior ang braso at itinukod sa may hamba. Tuluyang naharangan ang dadaanan niya palabas. May kailangan ka ba sa akin, Amara? Muli nitong tanong. His voice husky, a flash of wickedness in his eyes as he again surveyed her. She shook her head frantically. Bukas ang pinto at ilaw. I got curious and... Curiosity kills a cat. Hindi ko alam na silid mo to. Akala ko sa guest room ka sa ibaba natutulog. If you'll excuse me, babalik na ako sa silid ko. Dumako ang mga mata niya sa braso nitong nakatukod sa hamba. Nagkibit ng mga balikat si Junior. At ibinaba ang braso mula sa hamba ng pinto. Mabilis siyang humakbang palabas upang makulong lamang sa mga bisig nito. Sinungaling. Bulong ng binata as he planted a soft kiss on her temple. Bitiwan mo ka, Junior. Sabi niya, but didn't really mean it at all. Hindi niya gustong kumawala sa mga bisig nito. It feels like she's home. At nang magsimulang maglakbay ang mga labi ng binata sa mukha niya, walang protestang lumabas mula sa bibig niya. She was there in his arms pliant. Alam niyang sumara ang pinto ng silid at sana'y sapat na yun upang manumbalik sa katinuan ng isip niya. Pero nakaliliyo ang ginagawa ni Junior. Nalulunod siya sa mga halik nito at wala siyang balak umahon. Ni hindi niya naramdaman ang unti-unting pag-angat ng mga paa niya sa carpeted na sahig at ang pagdadala sa kanya ni Junior sa kama. Pareho silang bumagsak sa kama. Wala siyang pakialam. Sa sulok ng isip niya, kay tagal niyang minimithi ang sandaling ito. Bumaba sa leeg ang mga labi ni Junior. Napakadali nitong ibinaba sa mga balikat niya ang ruffled strap ng nightie. She cried in delight.
Pagkatapos ay muling bumaba ang labi nito. She was mesmerized. Then he was on the carpet again. Nakadama siya ng deja vu. Nangyari na to 3 years ago. Maliban sa pagkakataong ito'y ibinigay niya ang lahat ng kooperasyon. And Junior is gentle. 3 years ago, we're almost there, Amara. Itinuloy ba ni Emil ang hindi ko nagawa nun? The voice was laced with sharpness na nagpamulot ng mga mata sa kanya. His eyes on hers, but she was mindless. Nasa ibabang katawan nito ang buong pag-iisip niya. Don't talk, she whispered and raised her body to meet his and kiss her again. Saan ka pupunta? Hinawakan ni Junior ang baraso niya nang magtangka siyang bumangon. Itinas niyang isa-isa sa mga balikat ang strap. Babalik na ako sa silid ko. After the passion, hindi niya makuha ang tingnan ng binata. Bumangon ito and kissed her shoulders. Mahaba pa ang gabi, Amara. And there's no need to go back to your room. Tumaas sa batok niya ang mga labi nito na napatingala siya. Napapikit si Amara. Katatapos lang niyang ipagkaloob ang sarili sa lalaki. Pero ang pagdaloy ng tila mainit sa tiyan niya, hindi niya mapigilan. Baka malaman ng lola na nandito ako, Junior. Sinikap niyang alisin sa isip ang ginagawa nito sa kanya. I don't mind. Wika nito and gave her another kiss. Mas gusto kong abutan tayo ng lola dito. What? Bigla siyang napatayo at bumaba sa kama. Nakalimutang halos wala na siyang suot. Isa-isa niya muling binalik ang suot. Hinanap ng mga mata ang pambaba. Looking for this? Nanunokso nitong wika. Ibinagsak ang sarili sa kama. Mabilis na iniwas si Amara ang mga mata sa katawan nito. Come and get it. Hindi ako nagbibiro, Junior. Gusto ko nang lumabas. Sa mukha nito itinuon niya ang mga mata. But his eyes were equally little. Nababakas doon ang matinding pagnanasa at pangangailangan. At kung hindi niya ipapako ang sarili sa kinatatayuan, gusto niyang tumakbo pabalik sa higaan. Hindi rin ako nagbibiro, Amara. Ipinailalim nito ang mga braso sa likod ng ulo, kasama ang pambaba niya. I still want you. And it's obvious, diba? No, please. Nanginginig ang tinig niya. Baka abutan tayo ng lola dito. Nagkibit ito ng mga balikat. So, I'll marry you anyway. Lumipad ang mga mata niya rito. What? I'll marry you. Tomorrow if possible. No. Hindi niya alam kung bakit lumabas sa bibig niya yon. Kung pagtanggi ang ibig niyang sabihin o pagkabigla ay hindi niya matiyak. Tumaas naman ang mga kilay ni Junior. No? After what happened today, hindi mo gustong magpakasal sa akin? Nalito siya. Nagsabi lang si Emil sa lola kagabi na pakakasal kami, Junior. Mabilis na bumangon ang binata. Pakakasal ka sa ibang lalaki and yet you came here. And gave yourself to me? Hindi makapaniwalang sabi nito. Anger all over his face. I promise to marry him and... Hindi niya na ituloy ang sinasabi. So ang pagbibigay mo ng sarili mo sa akin, paraan mo. Para kusang loob kong ilagay sa pangalan mong villa, ganun ba? No, hindi ganun ang... Hindi na niya may tama ang sasabihin. Nagkalit si Junior at kinakabahan siya rito. Ang nasa harap niya ay tila liyon na gustong manira. Binigay mo sa akin ang sarili mo. Gayong ipinasya mo kagawing pakakasal ka kay Emil. Para lang sa villa? Hindi siya makapaniwalang inakusahan siya ni Junior ng ganun. Kusa niyang ibinigay ang sarili dahil nararamdaman niya yun. Isipin mo kung ano gusto mong isipin. Nagagalit niyang gante. At hindi ako pakakasal sa'yo dahil lang may nangyari sa atin. If I will marry you, you will have all control. I cannot hand you in a silver platter all my inheritance, Junior. Shut up! Hiyaw ni Junior na nagpupuyos na galit. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Nagtagumpay kang ipamana ng mama sa iyong villa. Ngayon naman gusto mo kong pakasalan para mapasa yung lubusan ang buong kayamanan namin. Walang pakundangan niyang tuloy-tuloy. Nadadala na siya ng galit. Get out, Amara! Sa pagkakataong yun, hindi humiyaw si Junior pero nagagalawan ang mga muscles nito sa mukha. Lumabas ka hanggat kaya kong kontrolin ang sarili kong huwag kang saktan. Umatras siya pahakbang at binuksan ang pinto nang muling magsalita si Junior. Take this with you. Napalingon siya. Nasa kamay nito ang pambaba niya. Sa kabila ng galit ay pinamulahan siya ng muka. Inihagis nito yun sa kanya at pinulot niya lang to.
Sa loob ng silid niya ay nag-iiyak ang dalaga. Everything turned sour and ugly. Bakit hindi na lang siya pumayag nang sabihin itong pakakasal sila? Gayong napagtanto niya kaninang inaangkin siya nitong wala siyang ibang pinakagustong mangyari kundi ang tuluyang magkasama sila. Dahil ba sa nanaig ang kahihiyan niya nang kusa niyang ipagkaloob dito ang sarili, gayong sa buong panahon kilala niya ito ay kinasusuklaman niya si Junior. Hindi niya na kayong magpakasal kay Emil. Na lahat ng yun ay isa lamang paimbabaw at mahal niya talaga ay si Junior. O dahil sa kabilang sulok ng isip niya ay totoong hindi niya matatanggap ang pagkatao ng binata. Gaano katotoong hinala niya tungkol dito at sa kanyang mama? May palagay siyang namamanaag ng mga araw sa silangan ng maidlip na may luha sa mga mata. Nagulat pa siya nang pumasok ang liwanag sa loob ng silid at namulatan niya ay si Doña Felisa na binubuksan ang kurtina. Good morning, Iha. Formal nitong sabi. Gasino na niyang napansin ang mukha ng matandang babae. Anong oras na po ba? Tanong niya sabay tingin sa relo. Alas 10 na ng umaga. O mas tamang sabihing tanghali. Napahaba yata ang tulog mo, Amara. Patuloy ng matanda. Hindi kita gustong gisingin pero dalawang beses na kasing tumatawag si Emil. Marahan siyang tumango. Ano po bang sabi? I invited him for lunch. Baka nasa daan na yun. May problema ba, Iha? Hindi ko ba dapat inimbita dito si Emil? Eh, hindi po, Lola. Okay lang ho. Maliligo ho muna ako. Habang nagbibihis ay bigla siyang napahinto sa tapat ng silid ni Junior na bukas ang pinto. Walang nabago sa iniwan niya kagabi. Hindi ko pinahintulutang pumanhik rito sa itaas sa mga katulong, Amara. Mabilis siyang lumingon. Si Doña Felisa na nangaaraw ko mga tinig. Hindi ko na nagisnan si Junior. Natitiyak kong bumalik na siya sa asyenda. I saw blood spot on the cover, Amara. Gusto niyang matunaw ng mga sandaling yun. May palagay siyang tinakasan ng lahat ng dugo ang mukha niya. Kung ano man ang iniisip niyo eh. Ano ba ang maaari kong isipin? Nalilito ako sa mga nangyayari, bagaman matagal na kayo magkakilala ni Emil. Alam kong pinutol mo na ang relasyon mo sa kanya at nanatili kayo magkaibigan. At nakabibigla malamang nagsabi kayong pakakasal. Ngayong umaga dinatnan kong ganyan ang silid ni Junior. May bahid ang dugo ang mga kumot. Ikaw ay pagod at puyat at mugto ang mga mata. Wala si Junior. Lola, iniisip ko na lang pinagsamantalahan ka. Kung hindi lang ito ang mismo ang silid ni Junior, kahit paano'y nangangahulugang ikaw nagtungo rito. Ganun nga ba, Amara? Hindi kanya pinagsamantalahan. Tama ba, Amara? Hindi kanya hinila paloob at ginawa ang anumang gusto niyang gawin. Napaangat ang mukha niya sa unan at nakita niyang tila tumanda ng maraming taon ng abuela. Sinabi niya sa akin kung ano nangyari sa inyo 3 years ago, Amara. Nanlaki ang mga mata niya. Sinabi niya sa inyo? Itinawag niya sa akin. He hated himself so much after that. And I'm sure he told your father about it. Oh, huwag kang magsinungaling sa akin, Amara. Ginawan ka ba ng masama ni Junior? Pareho po namin ginusto ang nangyari. Hindi po namin pinlano yun. Ginusto ko at hindi pinagsisihan. Paano yun nangyari? Di ba't ayaw na ayaw mo sa kanya, Amara? Akma siyang sasagot nang marinig ang malakas na busina mula sa ibaba. Ang silid niya ay nakaharap sa entrada ng bahay. Siguro si Emil na yan, Lola. Tumayo siya upang bumaba. Inihatid niya sa kotse nito ang binata. Natitiyak mo bang sarili mo, Amara? Sabi ni Emil sa 2nd pagkakataon. Tumango siya. I'm sorry, Emil. I hope you understand. I do. Sa kabila ng galit mo sa kanya, naghihinala akong may ibang damdaming nakatago. Pero umaasa akong hindi pag-ibig yun, kundi paninibugho. Dahil kinuha ni Junior ang lahat ng atensyon ng mga magulang at lola mo. Tipid siyang umiti. Ano ba ang maaari niyang sabihin? I gotta go. Wish you all the happiness. Hindi ko sinasadyang makinig sa pinag-usapan ni Amara. Bungad ng matanda. Pero narinig kong nakipagsira ka na kay Emil. Pagkatapos po kasi ng nangyari sa amin ni Junior, Lola, napaka-unfair po para magpakasal kay Emil. He's a nice man, but I don't love him. I never did. At sino ang minamahal mo, Amara?
Hindi ko kailanman naisip na mahal ko si Junior, Lola. But you love him. It seems to fall into that line. Pero walang pag-asa yun, Lola. We hated each other. I should have told you this a long time ago, Amara. Yun din ang ipinayo ko sa mga magulang mo, pero natakot si Aurora. Ganon din si Junior, na nasaktan ng batang puso. Si Junior ang kusang umayaw na ipaalam sa lahat ang katotohanan upang pangalagaan ako at si Aurora. Nag-angat siya ng muka, nagsasalubong ang mga kilay. Ano po ang gusto niyong sabihin? Totoong inampon ko si Junior, Amara. Simula ng matanda, inampon mula sa pagkasilang niya, subalit hindi siya iba sa akin, iha. Siya'y sarili kong apo, dugo ng aking dugo. Apo? Anak siya ni Aurora, ng kinilala mong ina. Lola! Baliwala ang shock kung ang nararamdaman niya ay ang pag-uusapan. Anak siya ni Aurora, ng kinilala mong ina. Tulad ng alam mo, kaisa-isahan kong anak si Aurora. Patuloy ng matanda. Si Amara ay halos hindi humihinga, nakatitig ng husto sa matandang babae na parabang pagkumurap siya ay may mawawalang bahagi ng impormasyon. 2 taon si Aurora nang ipasya namin mag-asawa na ampunin ang isang batang lalaki. 7 taon si Arman nang mawala ang mga magulang mula sa isang nakawan sa asyenda. Uso pa noon ang cattle rustling, iha. Mararahas sa mga magnanakaw. Sinusunog ng mga itong kubong tinitirhan ng mag-asawa at ng iba pang tauhan ng asyenda upang mapigilan ang paghabol. Nakaligtas ang batang si Arman. Inampon at pinalaki namin bilang sariling anak. Lumaki ang batang lalaki kasabay ni Aurora. Totoong mahal at itinuturing ni Arman na tunay na kapatid ang aking anak. Natutuwa akong naging tagapagtanggol ni Aurora ang aming ampon. May bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matandang babae sa alaala. Subalit lingid sa aming kaalaman, natutong gumamit ng pinagbabawal na gamot si Arman. Hinikayat ng hindi mabubuting kaibigan at kamag-aral. Ang ngiti na halinhan na matinding kapaitan. Si Amara'y nanatiling tahimik. Isang araw, kaarawan ni Arman, nagkaroon ng salo-salo sa mismong bahay nito. Naroon ang mga kaibigan at kamag-aral niya. Lingit sa aming mag-asawa'y gumagamit na to, kasama na rin ang alak. Nang matapos ang handaan, pumanik na kaming mag-asawa. Dahil pagod sa paghahanda at pag-estima sa mga bisita'y agad nakatulog. Sa pakiwari ni Amari, naglakbay ng unti-unti pabalik sa nakaraan ang tinig na matandang babae. The party successful, Arman! Malambing na kumapit sa braso ng binata si Aurora na nooy 17 taong gulang. Wala atang girlfriend mo ah! Tukso nito dahil hindi nakita sa party ang GF ng binata na hindi na malayang masama ang loob nito dahil nga wala roon ang kasintahan. Ang taksil na yon, wika nito sa lasing na boses. Lagot siya sa akin pag nakita ko siya. Inalalay ni Aurora papasok sa silid nito ang binata. Lasing ka nga, Arman, matulog ka na. Banayad na itinulak pahiga ang binata, subalit hindi ito bimutaw kay Aurora at magkasama silang bumagsak sa kama. Chona, sabi ni Arman kay Aurora, sa nahihilong tinig nito'y ang kasintahan ng naroon. Chona, sinail nito ng halik si Aurora na nagpumiglas. Arman, hindi ako si Chona, ano ba? Subalit wala sa sariling katinoan si Arman. Sa pinagsamang alak at damo, walang magawa si Aurora. Sinikap ni Aurora na sumigaw, subalit pigil ni Arman ang mga labi niya na mga labi nito sa isang maring halik. Subalit nagawa nitong tumili nang naisakatuparan na ni Arman ang pandadahas. Tiling sa simula'y hindi pinansin ang mga katulong na nooy kasalukuyang naglilinis ng pinagdadaanan ng party. Subalit nang maging sunod-sunod ito ay nagtakbuhan papanhik ang mga ito upang datnan si Aurora na hysterical na nagtititili habang nasa ibabaw nito ang tulog ng si Arman. Ano ang... Ang ama ni Aurora na tinabig ang katulong sa may pintuan ng silid. Aurora! Arman! Si Doña Felisa na sindak na nilapitan ng anak. Si Don Rubio ay mabilis na nagbalik sa itaas at nang muling bumabay may hawak ng armas. At sa mismong sandaling yun, pinatamaan ang natutulog na si Arman. Napatay si Arman, subalit noon ay inatake sa puso si Don Rubio.
at nawala rin. Oh God! Si Amara na gumagaralgal na tinig. Naipon ang mga luha sa sulok ng mga mata, mapait na ngumiti si Doña Felisa. Nalaman ko mula sa mga kaibigan niya na ang kasintahan ni Arman ay pumatol sa iba. Sa buong party nahalata na naming masama ang loob ng aming anak. Yun at ang alak at ang damo ang nagpangyaring panlabuan nito ng isip at magawa ang ganun kay Aurora. Patuloy ng matanda. Upang makaiwas sa usap-usapan at iskandalo, ay ipinadala ni Doña Felisa si Aurora sa ibang bansa. Ang mga dating katulong ay pinaalis at pinalitan ng bago. Isa na rito si Nana Sepa. Sa Amerika, pinagdalang tao at pinanganak si Junior na labis nitong kinasuklaman. Pagkapanganak, bumalik ito sa Pilipinas. Nagsimulang magtrabaho bilang tagapamahala ng furniture factory. Ni hindi nito gustong tapunan ang tingin si Junior at ipinaubaya sa inang bata. Grade 1 si Junior nang makilala ni Aurora si Roberto. Isa sa mga mahusay na salesman na kanilang produkto. May asawa at malapit ng mga anak. Naging mabuti magkaibigan ang dalawa. More or less ay alam mo na ang kasunod na kwento, iha. Wika ng matanda sa namamangha pa rin dalaga. Namatay sa panganganak sa iyo ang tunay mong ina. Your father and my daughter fell in love. Marahil ay mahal na nila ang isa't isa simula pa man. Dangan at may asawa si Roberto. Inalagaan ka ni Aurora bilang tunay na anak. Ipinalabas na totoong anak at umuwi ng asyenda. Si Junior? Sa wakas ay tanong niya. Marahil ay nakadama ng guilt si Aurora na ikaw na hindi niya dugoy inalagaan niya at minahal. Gayong heto ang sariling anak at pinaubaya sa akin. Unti-unting lumambot ang puso ng anak ko, subalit hindi si Junior. Natuto itong maging mapait at magkaroon ng sama ng loob sa ina. Oh my God! Hagulhol siya ng iyak. And all those times, alam ni Junior na hindi ko tunay na ina ang mama. It must have been so cruel. I must have added to his pain. He hated you at first. Lalo na lang bumalik dito si Junior sa unang pagkakataong sinikap ni Aurora na ibigay ang buong atensyon dito. Hindi ko siya masisisi, Lola. I was mean. Nito mga nakaraang taon, nandito ka sa akin. Ano yung tawag ni Junior dito? Kinukumusta ka ng lihim. Tulad din ni Arman noon kay Aurora, masyadong protective. At nang makita ko ang silid niya kanina, gayon na lang ang takot kong naulit na muli ang kasaysayan. I gave myself freely. It was such a wonderful thing. At hindi ko alam kung bakit naging iba nang magising kami pareho. Nasa sa iyo na ang daan kung paano kayo muli magkakasundo ni Junior, Amara. Gusto ko muna magpahinga. Lola, may kasalanan ako sa mama. Inisip ko may relasyon sila ni Junior noon kaya ako lumuwas dito. I'm so sorry. Taglay ko ang hinala at galit na yung sa dibdib ko at hindi ako nakahingi ng tawad. Nandyan si Junior Amara. Sa kanya ka humingi ng kapatawaran. Lola, thank you so much for caring and loving me. Sa kabila ng katotohanan, hindi niyo ako tunay na apo. Sa kabila ng katotohanan, inangkin ko ang pagmamahal ng mama sa halip na kay Junior. No one could have loved me better. But you know, I love you so much, kayo ng mama. You're not that bad. Malambing at mabait ka, maalalahanin. Kaya nagtataka ako kung bakit masungit ka kay Junior. You've got me curious for a long time, iha. Now I know. And Amara, I love you too. I'm going home, Lola. Ilang kainhong mangga ang naanin niyo ngayon, Mang Senyo? Tanong ni Junior sa katiwala. Kulang 2,000 ho, sir. Subalit hindi pa po tapos ang pamimitas. May ilang puno pa sa kanluran ang naghihintay pang mapitas. Si Lali na nasa di kalayuan ay lumapit sa binata at ikinawit ang braso sa bewang nito. Matagal pa ba yan? Tayo na. Malambing nitong yaya. Sandali lang. Nginitian niyang dalaga. May pagbibili lang ako kay Mang Senyo. Nilapitan ni Junior ang katiwala at may sinabi. Si Lali ay nauna na sa kabayo nito. Hindi nagtagal, sumunod na rin si Junior. Where to? Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Lali. Sa bahay? Sa bahay? Nagsalubong ang mga kila niya. You promised me na buong maghapon mo'y akin. O hindi ba? Iyokon sa buong maghapon. Tara sa villa. Naman, Jaime, I wouldn't let you use me again, like the way you did last time.
And how was it? I hate quickie. Yun naman ang gusto mo, di ba? Masarap ang tinapi na kinakain ng lihim, Lali. May bisita ka ba? Tanong ni Lali. Nagkibit siya ng mga balikat. Nang malapit na sa villa ay bumaba ng kabayo. Si Lali ay akmang ganun din ang gagawin nang mula sa loob ay lumabas sa may portico si Amara. Don't bother to get off the horse, Lali. Wika niya, may warning sa tinig. May importante akong sasabihin kay Junior at natitiyak kung matatagalan kami. Oh. Go home, Lali. I'll see you later, promise. Don't count on it. Huh? Si Junior ay mabilis na humakbang papasok ng kabahayan, nilampasan ng dalaga sa may portico. Sumunod si Amara. What do you want? Ang lakas ng loob na taglan niya kanina ay biglang nalusaw sa galit nitong tinig. I come to say, I'm sorry. So you're sorry, what now? You offered to marry me. Did I? Will you please stop and let's talk? But we're talking. Huminto ito sa may ref, binuksan at kumuha ng isang pitchil ng tubig. I broke my engagement with Emil. So? Tinatanggap ko na ang alok mong magpakasal tayo. Nahinto sa pag-inom si Junior. Ibinaba sa counter ang baso at umismed. That's bad luck for you, Amara. I've changed my mind. Forget my offer. Dahil ba kay Lali? None of your business. Why are you making this hard for me? Ikaw nagpapahirap, Amara. Ano ba talagang gusto mo? Bakit ka narito? Kung tungkol sa villa, huwag kang mag-alala. Kinausap ko na si attorney. Nailipat sa pangalan mong bahay. Hindi naman ako ganun kasama para baliwalain ang pagkakaloob ng sarili mo sa akin. Isang hopeless sigh ang kumawala sa kanya. Umatras sa dingding at sumandal na tila umaamot ng lakas doon. Dapat tumawag ka muna. Sinayang mo ang oras mo sa pagpunta rito. Junior, I know I've hurt you and I'm so sorry. Hindi na ako interesado sa villa. I know it's yours legally. Gumagaralgal ang tinig niya. Si Junior ay lumipad ang mga mata sa mukha ng dalaga. Tumima mga bagang. Sinabi na ng lola sa akin ang buong katotohanan ng pagkatao mo. Hindi ko alam kung bakit ipinagtapat niya, but I'm glad she did. Munti ko na maulit ang istorya, di ba? It was my fault. I pushed you to it. That wouldn't change a thing. I'm still a bastard. Huwag kang magsalita ng ganyan. Maliwanag ang pagkakaintindi ko sa sinabi ng lola na hindi sinadya o ginustong gawin ng ama mo ang nangyari. He paid it with his life. Ganun din ang buhay ng taong nagpala sa ama ko. So now that my grandmother told you about my family secrets, you've changed of heart and want to marry me? Why, Amara? Dahil ba sa alam mong ako magmamana ng buong kayamanan? Hindi kita masisisi kung yan ang iniisip mo sa akin. I made the same mistake about you. Anong nakain mo, Mara? Bakit tila ka maamong tupa ngayon? Hindi kailangan umarte ka ng ganyan. Nakakapanibago. Hindi ka naman maghihirap kahit na hindi mo manahin ang asyenda at ang pabrika. Hindi biro ang perang iniwan sa'yo ni Tito. At Mama, hindi mo kayang gastusin yun sa buong buhay mo. She bit her lip. I came here to make amends, Junior, para humingi ng tawad. I love you. You know, she swallowed. All my love for you was cold, up inside me, through the ice. Perhaps I was jealous that you looked my adopted mother's attention. O baka naman talaga nagsiselos ako dahil may ibang babaeng naguukol sa'yo ng attention. Tumingala siya sa binata. You see, kinaiinisan ko ang lahat ng mga babaeng lumalapit sa'yo. What's this? A revelations? I'm sorry if I made a mistake of coming. Sinabi ng lola na mahal mo ako. I guess she's wrong. Hey! Nakalampas na siya sa pinto ng kusina ng ilang hakbang. Hindi niya gustong huminto. Babagsak ang mga luha niya anumang oras. Sinabi mo na ang gusto mo at matyaga ako nakinig. Hindi mo ba gustong marinig ang sasabihin ko? Pero ayoko umiyak sa harap mo. Silly you. Turn around. I have talking to your back. Kung amusement man ang nahimigan ni Amara sa tinig nito'y hindi niya matiyak. Pero lumingon pa rin siya, nakayuko si Junior, his hands on his pockets, and was toying with his Adidas on the tile floor. Na tila ba kayang tuklapin ng sapatos nito ang tiles? Tumikim ito at saka tumingin sa kanya. When I first came here, I hated you. O mas tama sabihin, kinainggitan ko ang pagmamahal ng sarili kong ina sa'yo. I wanted to hurt you at times, when you're being mean and snobbish.
But you're so pretty with your pigtails. He smiled at her. Si Lara ay nagbuka ng bibig upang magsalita, upang muli ring isara nang hindi makaisip ng anumang sasabihin. I've dated a lot of women since elementary, high school, can't remember. Bedded some of them, all for fun, kind of stuff, you know. I'm one of those women. Hindi pinansin ni Junior ang sinabi niya. Pero, wala silang halaga sa akin. Isa lang ang gusto kong babae. And that woman is you, Amara. Pasinghap siya ng malakas. Tama ba ang narinig niya? I love you, Amara. I always have. She sobbed as she ran to his waiting arms. Ilang babae na rin ang sinabihan kong I love you, sweetheart. Though I didn't mean it, they must have believed me. And no one but you cried. Care to tell me why? He teased. Just tell me, Junior. Tuloy siya sa pag-iyak. Hold me, kiss me. Make me feel na hindi ako nananaginip. Make love to me. And I don't care if you do it here. Malakas na tumawa si Junior. I'm more than willing to oblige, sweetheart. But I have a better idea. Walang kahirap-hirap na pinangko nito ang dalaga. Tara sa taas. At saka nito kinindutan si Nana Sepa na nasa dulong kusina mula pa kanina kasama ng isa pang katulong. Nasisihang umiti ang matandang babae. Pareho naging yaya ng dalawa. Pagkalipas ng isang taon ay nagpakasal na nga sina Amara at Junior. Napakasaya ni Lola Felisa at hindi siya nagsisising. Sinabi niya ang lahat ng pangyayari sa nakaraan. Gayon din naman kay Emil. Nasaktan man siya pero sabi niya, kung mahal mo talaga ang isang tao, kaya mong magparaya para lang sumaya siya. Ang grande ang naging kasalan. Hanggang sa reception ay punong-puno ng bisita. Imbitado ang lahat, mga katrabaho, kaibigan at pati na sa mga syenda. Wala namang pagsidla ng kasiyahan sa puso ng mag-asawa. Ngayon ay tanggap na nila ang isa't isa. At sa dami ng pagsubok na kanilang hinarap, dito pa rin sila napunta dahil sa pagmamahal na meron sila para sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na aming ibabahagi sa inyong lahat. Maraming salamat, lalo na sa mga listeners natin.